Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can rest on sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Energy ng viewers, ang kukunin. Queen of Fire. Ito wala namang reversal to pag ganito din. And wow, maapoy talaga yung aura mo, lumiliyab. Very confident and hindi ma-question yung confidence mo eh. Hindi masabi yung nagpe-pretend ka lang or nagkukunwaring confident. Kasi real or totoo talaga yung confidence na ini-exude mo. And with a high self-esteem, mataas yung self-esteem mo, and self-assured ka din, and also you believe in yourself, you can fly high. Para bang meron kang wings na you can fly high, you can achieve your goals in life without limitations. And your eyes is full of courage. Makikita sa mga mata mo yung courage. With the color blue here, na full of courage. And yung tiwala mo pati sa sarili mo, no? Na hindi ma-question eh. Kasi fearless ka din, no? And positive. Parang extrovert ka. You shine bright. Very brave. May pagka-aggressive yung vibe mo. And mataas yung vibe mo pagka mga ganito. Para bang you transform like this. O bago lang na nag-transform ka from a cocoon into a butterfly, or from you, kung ano ka lately, or dati, na-transform ka into this, na parang may pakpak ka na, na kung dati naglalakad ka lang, patungo sa pangarap mo, na parang mabagal, no? O parang pahirapan, no? Kasi parang naglalakad ka lang. Ngayon, parang may pakpak na, liliparin mo, mabilis pa. Mabilis mo nang marating yung paruroonan mo. Mabilis mo nang ma-achieve yung gusto mong ma-achieve. Mabilis mo nang makuha yung gusto mong makuha. Ano pa? Ang in-embody mo energy. Let's see. Ay. Mano kay? May care ka, caring, kind-hearted. Mahilig kang tumulong. Tinutulungan mo kahit yung siguro yung mga plants or animals na kailangan na gamutin, ginagamot mo, or you help others heal. Pwede emotionally din, no? Or you help others grow or heal. By the way, you are grounded kasi merong ano dito, parang roots, no? Parang so healing yung energies mo, nakaka-heal ka. Nang pag nahawakan mo yung mga tanim or hayop or tao, nahi-heal mo, parang kung may mga tanim mo, siguro tataba ng tanim mo. Parang ganun. Mas nakakahil ka. Animals man yan, tanim, or tao, pag hinawakan mo, parang there's magic. No? Na parang magic. Gumagaling. Yan. Ano pa? Ang dapat malaman sa'yo. Sa personality mo, ano kang klase ng tao? See? Okay.
mapagmahal ka sa mga hayop eh, oh. May puso ka sa mga hayop. You're caring, loving towards animals. Nakita nyo? Pagdating sa mga animals, lumalabas yung tunay na ikaw. Maring pagdating sa mga tao ay parang naglalagay ng mask na para you mask your real feelings towards your real personality, which is yung habagin ka, mawain ka, yung malambot yung puso mo, yung kind-hearted ka, kasi dahil yung mga tao mo ay may pagka-abusive kapag mabait ka, or dahil hindi mapagkatiwala ng tao, dahil pag alam nilang mabait at mabuti yung puso mo, talagang sasamantalahin ka nila. Yun ba ang reason? Oh yes, tama. Magre-reduce sila na parang ito na yung biktimahin natin. Parang ganun. Parang it's an opportunity. Parang ganun yun sila eh. Opportunity yan para sa kanila na meron silang parang tatargetin kanila pag alam nila na. Na-observe nyo yun, guys. Na pagka alam nila na mabait at parang kung tingin nila mahina, weak or malambot yung puso, kind-hearted yung isang tao na parang lalo pag parang inosente. Ayan. Yan ang target ng mga tao. Tao ng mga mapanamantala at mga masasama. Yung mga ganun. That's why you cover your true personality, na your true identity, your true personality, your true the real you, which is kind-hearted ka, loving at mawain, may empathy ka at sympathetic ka, kumbaga ganun, no? Pagdating sa mga tao, kasi may experience ka na for sure. Dahil sa mga experience mo din. Because you gain wisdom through your experiences with humans. With human being na not all are abusive and mapanamantala. Pero siguro 50-50. I don't think so. O higit pa. Yung pagtingin nila na mabait ka, samantalahin ka nila. Or basta. Alam niyo naman yan. Hindi lang mag-agree dyan yung mga ganun yung ugali. Yung makaka-notice niyan, kasi hindi nila matanggap yun eh. Kasi parang ako yun ah. Matamaan yun sila eh. Na mapanamantala. Kasi marami talaga yung ganyan, guys. So, pagdating sa animals naman, tinatanggal mo yung mask mo. You show your sympathy towards animals. In-uncover mo yung mask mo. Tinatanggal mo. Na you're kind-hearted, you're loving, you're caring, affectionate. Na they find comfortable and healed and relaxed and composed and feeling at home with you, na parang para kanilang mother, para kanilang nanay, or para kanilang magulang, yung ganon na they could trust you. Because you open your true self, your real emotion pagdating sa mga animals. It's because you animals
cannot abuse you. Diba? Yung mga animals, hindi ka nila tatraidorin, hindi sila abusado, hindi ka nila sasamantalahin. Pag mabait ka, they will love you. Pag mapagmahal ka sa nila, susuklian nila yun, pagmamahal din. They will be loyal and protective towards you. See? Pero depende sa animals. Huwag mag-alaga ng ahas. Huwag mong lapitan ng ahas kasi tutuklawin ka. Diba? Tulad ng mga dogs, cats, yung mga harmless na animals, magkating lalapat sa buhaya, katulad sa tao, merong parang ahas na tao, merong buhaya. So, ano naman, darating sa iyo. Let's see. I gain wisdom through this reading. Through my experiences. Charot. Tama naman. Doon ka makagain ng wisdom kasi experiences, right? Diba? Nine of Swords. Anyone can gain wisdom sa experiences ng iba, sa experiences mo, sa readings na to, sa mga pinapanood ninyo, sa maraming bagay. No? So, Knight of Swords. Ay, guys. Yung parang pumigla siya. Nagsitalsikan na ward off yung mga negativity na nakakloak sa kanya, na this person could able to take action towards you, pasugod, persigido, persevering, so driven to attack or to pursue you. Sino yung person na yan na coming, na paparating sa'yo? Parang nagkaroon na niya ng fear eh, ng takot na mag-reach sa'yo, na kontakin ka. Ano ba to? Past person ba to? O past lover, yung Knight of Swords na darating sa'yo? Kasi may fear eh, di ba? May fear siya eh. Oh yes, siya nga, the emperor. Ay, that's why. May authority na siya, guys. That's why na-ward off yung mga negativities, mga evil, mga ganyan ba? Mga evil, or spirits, or kung ano mga entities. Yun yung sabi ko, kung malakas ang perception nyo, wala rin, pag kadalasan naman, pikit yung mata natin pag patulog tayo, no? Makikita mo nga yung mga entities na yan, kung may nang-atake sa'yo, mga entities or spirits, kung ano mga manila lang yan na-atake sa'yo, may nag-summon mo ng wala. Makikita mo yan sila ng ganun. How they attacked you. Mga ganun ba? Or elementals man yan. Iba-iba yan sila actually. Pero pag mga impacto, you know. Mga ano yan sila eh. Parang iba-iba naman yung impacto kasi. Diba? Merong malalaki, merong maliliit. Meron na parang mabalahibo na maliit. Meron naman parang payat na parang mga parang buto na. Ganun. Pero parang skinny ba? Skinny na klase ng nilalang. Mahaba yung kamay, mahaba yung paa, di ba? Meron ganyan. Meron naman na, pura panood niyo yan sa movie na mga Chinese movies. I don't know kung ano yun, elementals or entities. Yung parang mga sa, yung mga, ano yung weird yung mukha. At yung mga, basta, yung mga parang sa, yung may mga powers sila, hindi human yung mukha talaga. Mga ganun ba? Ayan, mga ganyan din yan sila. Makikita mo yan, yung mga nang-atake sa'yo. Pag malakas yung perception mo. Ganun. Anong tawag doon? Psychic? I don't know. Yung psychic ba ang tawag doon? Basta pag malakas yung perception mo, you can see that. Pag nakapikit yung mata mo, iba naman yung third eye, guys.
Ewan ko kung makikita ba sila ng third eye. Yung mga ganun. Baka. I don't think so. Yung mga entities na yan. Entities. Na mga dark entities siguro yun sila guys, no? Ganun. Ito, yung person mo na to, natakot to. Nakuntakin ka na parang naduwag ba? Nawala ng tapang. Parang natakot mag-wrist. Natakot makuntakin ka. Ganun. Pero dahil strong na siya, may authority and powerful and strong yung mind niya. And nagawa niyang siya yung may control ng isip at buhay niya. At stable siya, secured, shielded, baka may pangontra, no? O protection, o may napoprotekta din sa kanya. May napoprotekta sa impero na yan, na angel. Meron, that's why strong yung kanyang vibe, strong yung in-embody niya energy, emperor, top na walang makapang-manipula sa kanya, na walang makapang-manipula ng isip niya, ward off yung mga negativities and spirits or yung mga nagkuklok sa kanya, yung pumipigil sa kanya, nakapaikot yun sa kanya, na pinipressure siya, pinipilit na kontrolin, no? Yung ayaw siya pagalawin, ayaw, parang in-inflict ka ng fear and anxiety and yung instead na mag-take siya ng actions, hindi. Kasi nakaklok yung mga negativities or spirits or kung ano man yan na kumukontrol or entity man or kung ano man nila lang. Any evil, dark entities, mga ganyan. Ayun. Dahil sa pinoprotektan siya ng angel ng word of, nistalsika na sila, yuwa na sila. Ganun. His on his power, kung lalaki to ha, ano naman ang stable, grounded, feeling secured, walang fear to, umaganto na parang kung may fear man, very less yung naramdaman yung fear, hindi na siya makukontrol ng fear niya. Strength na yung in-exude niyang energy. Full of strength. Or meron niyang or powerful na walang makapang-dumina sa kanya. Siya ay nasa his own power nga. Yun nga yun eh. Ayun o, may nagbabantay na parang dog. Loyal. Loyal sa person mo. And para may cut, para pangontra din yan sa mga evil spirits, mga spirits yun eh, di ba? Sa mga evil, yung cut. So, ayan. Parang ano to, dalawa ba yung nagbabantay sa kanya ng anghel sa emperor na yan? Let's see. Hindi. Ilan yung nagbabantay ng anghel dito? Isa lang. Let's see ah. Hindi. Marami ba itong anghel yung nagbabantay sa emperor na yan? Hindi, hindi naman. May tatlong anghel ba na nagbabantay sa emperor na yan? Tatlo. Hindi na marami. Tatlo yan. Tatlo yan sila. Yan. Tatlong anghel. Hindi naman na marami. Tatlo. Parang kaliwa, kanan. Likuran. Siya yung sarap. Siyempre, hindi naman ganun, oy. Basta nagbabantay lang yan sa kanya, hindi yan makalusot yung mga yung mga atake niya. Ayan. Ano yung feeling sa'yo ng person na to na darating sa'yo? Oh, guys, so Ace of Wands. Parang nagiging positive na siya. Nagiging fearless na nga talaga. Nakita niyo, no? Yung color ng damit niya.
At nakaisip na siya ng mga ideya kung anong gagawin niya. Parang na-inspire na din na mag-take ng action. Parang yun ang nagpupush kasi yung inspiration eh. Parang nakaisip na siya ng mga vision kung anong gagawin niya, kung anong paano niya simulan. Yung magsimula kayo ng new beginning, a new relationship na may growth na. Parang na-vision niya na yan kung ano yung mga mangyayari pag nag-take siya ng action, na parang na-inspire yung isip niya na mas lalo siya nagiging driven na mag-take ng action. Kumbaga, yan ang focus niya ngayon. To take action towards you. Yun ang dinidesire niya mapag-umpisa kayo. Na parang he or she is craving for that to happen, na makapagsimula na, na magawa niya na to, na makapag-umpisa na kayo. Parang he's on fire or she's on fire, ganun. Na ang dami niyang gustong gawin with you, to start something with you, na madami kayong gagawin. Magpag-grow ng pag-grow yung inyong relationship. So, habang nag-grow yung relationship ninyo, nasisimulan ay madami kayong parang memories and magagawa na ma-enjoy nyo together. Parang ganun yun yung mga vision niya. So, ano pa yung ganun ang mga dinidesire niya? Anong iniisip niya ngayon? So, driven itong person na to na mag-take ng action sa'yo. Kasi, strong na nga eh. And protected itong person mo. Ano naman ang iniisip ng person mo na yan sa'yo ngayon? Dahang man. Na parang stagnant yung connection nyo. Or tinali ka, parang ganon, nakatali ka, yes, natinali ka or nakatali ka. At mukhang may nagsiselebrate kasi nakatali ka. Oh, ganyan ang mga kontrabida. Marami mga babae, di ba, yung mga ganyan. Na nagse-celebrate kasi may nag-succeed o may nag-succeed na ginawa sila na evil sa taong kinainggitan nila, sa taong na insecure sila, sa taong kinainisan nila kasi nainggit sila, sa taong gusto nilang kontrolin kasi puno sila ng inggit doon. Yun ang yun ang person mo, or kung siya man to, na parang inisip niya na parang pinigilan siya na mag-take ng action towards you, no? Na parang tinali siya, ganun yung naisip niya, parang hindi siya makapag-take ng action sa'yo. Mga ganun yung na-realize niya. Ano pa ang naisip niya na gagawin naman towards you ng person mo na yan? Of course, ang mag-take ng action mo pa ba? Mag-take na action talaga, guys. Tama nga. Kasi positive na siya and na-inspire and talagang parang naging creative na yung isipan niya, no? Nakakaisip na siya ng mga idea kung ano yung gagawin niya. Kung dati parang block yung isipan niya or stuck. Ngayon, na-inspire na din siya. And so driven and naging active na siya. Nagiging parang full of vitality na siya na hindi na siya pessimistic mag-isip na mag-take the action towards you. Mag-positibo na. Na maging magandang result sa pag-take niya ng action sa'yo. Na it will lead into success, victory. Na ganun. Na magtagumpay siya. Na magtagumpay kayo. Na makapag-umpisa at ang makapagsimula ng yung tuloy-tuloy na may growth na relationship. So, kung in a relationship man kayo ngayon, or kung ex mo yan, so, ayan. Or kung may ups and downs sa connection nyo, ganun ba?
Lalo kung matagal bago siya mag-message sa'yo o matagal na hindi ka kinontak niyan, eh, yun ang na-realize na merong pumigil sa kanya, merong nag-change sa kanya para hindi makapag-take na action sa'yo, para hindi ka makontak, para hindi ka niya mapuntahan, either way dyan, para hindi ka niya ma-message. Ayan. So, mahaba, no? Ano yung para bang ano kukuha ko dito sa card na to? Parang kunwari angel to, parang niyayaya siya ng angel. Tara na. Mag-take ka na ng action sa person mo, parang ganun, no? Ganun. Kung kunwari pasto papunta sa iyo, para nauna yung angel, tara na. Patuloy ka na. Parang hinihimok niya yung person mo. Lalo na kung ka-recover lang nito sa mga toxicities and negativities and yung kaka-ward off lang ng mga negativities. Syempre, parang na-stress yan, no? Pero mabilis na naman mag-heal yan. Susugod na tayo sa person mo. Parang ganun eh. Ganun ba yung angel? Ganun ba yung sinasabi sa kanya ng angel? Mag-take ka na ng action. Susugod na tayo sa person mo. Tara na. Parang ganun. Yun ang naano ko dyan ah. Oo, tama nga. Na mag-effort na siya sa'yo continuously. Parang hindi naman siya pinipressure. Kumbaga, parang para mas lalong maging malakas yung loob niya. So, ayan. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.